Mula sa Kidlat News Channel Broadcast Center sa Quezon City. Narito na ang mga pinakamahalagang balita sa oras na ito. Kidlat News Updates. Buong Pilipinas ngayon ay nakaabang. Halina't samahan kami upang alamin ang mga balitang ating kailangan. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Asahan pa ang mga pag-ulan sa mga susunod na araw. Ito ang babala ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA, kaugnay ng serye ng mga pag-ulan na nararanasan sa Metro Manila at ibang panig ng bansa. Ayon kay PAGASA Administrator Undersecretary Vicente Malano, ang mga pag-ulan sa ilang mga bahagi ng Mindanao, Eastern Visayas, Central at Eastern Luzon ay bungsod ng La Niña phenomenon. Ang naturang weather phenomenon ay mararanasan hanggang sa katapusan ng taon. Samantala, nasa 50 pamilya ang inilikas sa Makati City, Davao Oriental dahil sa pagbaha na nararanasan sa lungsod. Sa ulat ng Makati City Disaster Risk Reduction and Management Office, nagsimula ang pagragasa ng tubig Huwebes ng gabi, partikular sa Barangay Central at Mayo. Bagamat humupa na ang baha, nanatili sa evacuation center ang mga inilikas na pamilya. May mga pagbaha rin sa ilang lugar sa Mindanao dahil sa mga pag-ulan. Kaugnay nito, nakaranas ng matinding pagbaha ang Bungubong, Tam'an, Banawe, Ifugao. Sa video na ibinahagi ng ilang mga netizen, makikita ang pagragasa ng tubig. Pinutol din ang supply ng kuryente sa naturang lugar habang nagsasagawa ng clearing operations ang otoridad. Humupa na ang baha pero nag-iwan ito ng makakapal na putik. Ang mga pag-ulan ay bungsod pa rin ng hanging habagat na nakaaapekto sa malaking bahagi ng bansa. Sa gitna ng patuloy na pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo, pinulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga opisyal ng Department of Energy o DOE. Sa impormasyong inilabas ng Malacanang, sinabi nito isang pandaigdigang krisis ang pagtaas ng presyo ng langis, kaya mahalagang malaman ang direksyong ginagawa ng kagawaran sa ilalim ng bagong administrasyon. Sa ngayon ay wala pang napipiling bagong kalihim ng enerhiya at ayon sa administrasyon na isang mahalagang posisyon sa pamahalaan. Sa serye ng oil price hike, tumaas na ng higit 26 pesos ang presyo ng diesel. Nanumpa si Diorella Lala Soto Antonio bilang bagong chairperson ng Movie and Television Review and Classification Board o MTRCB kapalit ni Attorney Jeremiah Haro. 18 taong konsehal si Soto Antonio sa Quezon City at tumakbo bilang second nominee ng AGAP party list ngunit isang posisyon lamang ang nakuha nito. Papalitan naman ni dating Defense Secretary Delphine Lorenzana si Officer in Charge Attorney Aristotel Batuhan bilang Chairman ng Board of Directors ng Bases Conversion and Development Authority o BCDA. Kabilang din sa mga nanumpa sina Jose Calida bilang Commission on Audit Commissioner, Cesar Chavez bilang Department of Transportation Undersecretary at Bianca Cristina Zobel bilang Social Secretary. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonco, nag-uulat. Atin niyo pong natunghayan ang mga headlines sa mga nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama niyo sa bawat pagputok ng balita.